Yung probability rules, ito yung ginagamit nating batayan para sa pag-sagot ng mga questions involving probabilities. So, ang una nating property ng probability, yung probability daw, laging ang answer mo dapat is in between 0 and 1. So, yung range of values ng mga answers on a probability question should be from 0 to 1. So, anything higher or lower than 0 to 1 will be an error. So, yung number 2 naman, sinasabi dito ng sum of all probabilities of all possible outcomes should be equal to 1. So, pag in-add mo daw lahat ng probability sa isang event, ang magiging equal nun or magiging sum nun should be equal to 1. At yung pangatlong property will be that the probability that an event does not occur is 1 minus the probability that the event does occur. So, ito yung notation niya. P of A prime is equal to 1 minus P of A. So, basically, ang tawag dyan is complement. So, yan yung tatlong probability rules na gagamitin natin kapag magsasagot tayo ng, or tatandaan natin kapag magsasagot tayo ng mga questions about probabilities. At mahalagang malaman natin itong mga probability property na to. So, ano naman ang kaibahan ng independent at saka dependent events? Nung sa independent event, ibig sabihin nun, yung event A ay hindi affected ng event B. Example, let's say, nagtotoss tayo ng coin, at ang probability na yan, when you toss a coin twice, the outcome of getting head or T is the same on the first and the second toss. Kaya siya naging independent event. Kasi, pag nagtoss ka ng coin, ang probability niya will still be head or tails, at sa pangalawang toss mo, ganun pa rin, H or T pa rin. So, yun ang independent event na tinatawag. Kasi hindi nag-iiba yung sample space mo, at hindi rin nag-iiba yung probability ng event mo. So, dependent event naman, ibig sabihin naman doon, kung event A ay magiging or maaapektuhan ng event B, therefore, dependent event siya. So, example, let's say sa isang jar, meron kang 5 red marbles at saka meron kang 2 blue marbles. Ang probability na gagawin natin is a probability without replacement. So, let's say ang kailangan natin makuha is ano daw ang probability na makakuha ka ng red and then makakuha ka uli ng pangalawang red sa susunod na pagpili mo ng or pagkuha mo ng marble doon sa jar. So, yung probability ng pagkuha mo ng first red marble will be 5 out of 7 kasi puno pa yung jar nyo. Tapos, sinasabi, without replacement, kahit anong makuha mo doon, magiging ang sample space mo na lang na nandun sa jar doon sa second pick mo will be 6. At yung probability mo magiging 4 out of 6 kasi nandoon yung possibility na nakakuha ka nga ng red in the process. Kaya nag-iba yung event A sa event B, therefore, or yung probability ng event A sa event B, therefore, dependent event yung probability nyo. Now, minsan naman, kapag ang isang experiment, parehas ang experiment, pero pwede mo siyang gawing independent at saka dependent event, depende na lang kung merong replacement or kung walang replacement. So, pag walang replacement, yung event nyo, dependent na matatawag yon. So, ibig sabihin ng without replacement, pag nakakuha ka na ng marble sa jar, hindi mo na siya ibabalik uli sa jar. So, itatanggalin mo na siya, tapos mag-iiba na ngayon yung sample space kasi nabawasan siya ng isang marble. So, dito sa probability na to, ano daw ang probability ng getting certain marbles in a jar with 5 red marbles and 2 blue marbles in the sample space. So, yung first probability mo na makakuha ng red will still be 5 out of 7 kasi meron kang 5 red, total niya na marble sa loob is 7. So parehas yung probability, I mean ito yung probability mo sa first red marble. And then sa second red marble mo, mag-change na yung sample space mo, magiging 6 na siya kasi nabawasan ng isa. Tapos yung probability ng numerator mo, ng event mo, mababawasan din kasi hindi natin alam kung nakuha mo nung first try red pa rin or kahit, or iba pang kulay. Kaya 4 out of 6 na siya. So, ito yung dependent na event kasi without replacement. At dito sa pangalawa naman, independent na siya kasi with replacement. Ibig sabihin, binabalik mo yung bola every time na kumuha ka ng marble sa jar. So, yung first probability mo na makakuha ka ng red marble sa first try will be 5 out of 7. And then, binalik mo uli. So, parang back to 0 uli yung probability. So, yung second probability mo will remain the same. It's still gonna be 5 over 7. So, yan yung difference ng dalawang event sa isang experiment.
Now, sa isang independent event, meron tayong dalawang rule na pwedeng gamitin. Yun yung addition rule at saka multiplication rule. Sa addition rule, kapag nakita nyo yung word na or doon sa probability question, automatically i-add nyo siya. Pero kailangan lang na malaman nyo na independent event or with replacement yung probability questions na, na ginagawa ninyo. Tulad nitong example na to. So, sa addition property na to, or sa addition type of event na to, nag-roll ako ng dalawang dice at ang question dito is to find the probability of getting a sum of 3 or the probability of getting a sum of 5 kapag nag-roll ka ng dalawang dice. So, kailangan alam nyo yung sample space nyo at alam nyo rin yung mga number of events doon sa pagkuha ng sum of 3 at sum of 5. So, sa event A ko, ang probability nun will be 2 out of 36. At sa event B ko naman, ang probability na makakuha ko ng sum of 5 will be 4 out of 36. So, makukuha nyo yan sa sample space. So, since or yung operator ko, i-add ko yung dalawang fractions or probability. Kasi yun yung rule ng addition of independent probability. So, 2 over 36 plus 4 over 36 will give you 6 over 36. Tapos, pag change nyo siya into decimal and change it into percentage, it will equal to 17%. So, yung probability na mangyayari to will be 17% using your addition rule. Now, yung pangalawa naman, independent event pa rin siya, pero ngayon naman, multiplication na yung gagamitin natin. At pag mag-multiply ka, tingnan mo lang doon sa problem kung kapag ka ang sentence mo doon or sa problem, sinasabihan na o ginagamitan ng AND operator, then mag-multiply ka. So ito, yung event A mo would be getting a 4 and then event B mo would still be getting a 4. Pero yung question niya is to find the probability of getting a 4 and then another 4 when you roll a die. So isang die na lang yung ginagamit mo dito instead of 2. Kaya yung probability ng A will be 1 out of 6. Yung probability ng B, which is still the same die, will still be 1 over 6. Pero ang tanong is, ano daw ang probability ng pag nakakuha ka ng 4, pag nag-roll ka ng die, 4 yung lumabas, tapos nag-roll ka uli ng die, 4 uli yung lumabas, ang magiging sagot niyan is 1 out of 36 or 2.8%. So yan yung probability rule ng multiplication.